Ba talaga yung mga Pilipino pagdating sa revenge serie, and sobrang inaabangan na nila yung version ni sa hapon pa to, tsaka yung time slot actually namin dito mahirap talaga mag-rate kasi talagang kalagitnaan, but sobrang thankful kami na may mga viewers na kami at tumataas na tumataas yung rating namin, at paganda na paganda yung show, kaya abangan nyo po kasi ito na po yung paghihiganti ni Amira, kaya talagang feeling ko tuwang-tuwa lahat ng prod pati yung mga artist nung nalaman namin na next-end kami. Ano kasi, parang nakabwisit. Totoo naman, yung mga ginagawa niyo. Totoo naman, sobra. So dito, mag-e-enjoy na finally yung mga viewers na makita mo. Parang finally. Oo. Ano ba, extended ba yung paghigante? Extended lahat siguro. Paghihigante, extended, pagpapahirap, lahat ng mga drama, tsaka lahat ng mga hindi natin alam kung ang magiging extend ba dito paghihigante. So abangan namin sa mga lalabas na bagong script kung sino ba ang i-extend, kami ba o yung paghihirap, papahirap sa amin ni Amira. So baka bumalik sa amin ang karma. So may natanggap ka na bang mga bashing sa... Marami naman tawag na natanggap mo yung comments. Like, oy, nakaka-visit ka, puro nakaka-visit. Pag nakikita ako sa labas, oy, gigil ako sa'yo ha, ikaw ha. Kayong crazy man kayo, hindi nyo pa tinitigilan si Amira. Nakakatuwa, pero hindi naman sila galit na to the point na... Galit na galit sila, pero naiinis daw sila sa mga role namin. Which is good, kasi ibig sabihin, effective kami at happy kami na nagampanan namin as Crazy Five yung role namin na maging bully ni Amira at ng ibang mga cast. Pero campy kasi parang seryoso. Oo. At saka medyo talaga ano siya eh. May pagka-campy talaga yung dating para seryoso eh. Parang alam mo talaga na, oh, grabe itong mga to ah, mga sakit sa ulo. First kontrabida role. This is my second time. Actually, sa Mano Po 2, nagkasama ko rin si Kelvin doon. Nag-kontrabida na ako doon. Pero yun, solo kontrabida. But this time, lima kami. So kailangan talaga may chemistry kami as a group. Tsaka, syempre, kailangan may kanya-kanya kaming personality, character, para hindi naman magsawa na pare-pareho ng acting yung lima. So, thankful ako na kaming lima, nag-iba-iba man kami ng paraan. Pero pag nagsama-sama kami, we jive together na kakainisan yun. Nagbibigayan kami, which is good. Pero teka, parang may love angle yun sa ano mo, character mo. Kanina saan? So, sa Makiling. Ah, sa Makiling meron, abangan nyo yan. Next, eh, ano ba? Ipupush ba yan? Push naman talaga sa no matter what, pero ito mukhang hindi natin alam kung lalabas na ba siya since next 10. So, abangan natin kung ano unahin. Pero meron talagang mga abang-abang na mga love connections at magbibigla kayo kung ano-ano yan. Oh, na-shock na ako eh. Ah, talaga na-shock ka ba? Diba? At least, ibibigay namin sa inyo lahat. Kaya, so, ipupush siya kasi so far hindi pa siya nakikita. Hindi pa siya nakikita, pero ayan, mapupush yan kasi nakita ko naman yung script nung unang script, nandun talaga siya. But now na na-extend siya, hindi namin alam kung basa haba ba o may lalagay muna ba, or kasi hindi ko ba na, kakas-announce lang sa amin kaninang umaga na, uy, na-extend na tayo. So, wala pa yung script. Pero important, at least ipupush natin yung angle. Oh, mapupush niya. I mean, masaya to. Sobrang excited kami. And regarding dito sa after all, though, ilang taon na yung 2021 pa to. So, 4 years. 3 naman. Three years. Hindi ako math major. So, parang isa to sa mga movies na parang dumaan sa pandemic. Yung parang ala Sassy Girl. So, parang umaasa rin ba kayo na parang with that amount of time, parang nagkaroon siya ng parang perfection na parang sakto and sakto na ilabas post-pandemic. Oh, nakakatuwa na parang nabi ko na kailan ba lalabas yung after all, and then lumabas siya ngayon Love Month, na parang lahat pwede, lahat okay, lahat doing well, like this beauty si Kelvin, everyone na sa ating so mapopromote ng maayos. So parang baka ngayon ito yung tamang panahon, and hopefully sana mapanood ito ng mga tao kasi ako nakapanood ko pala yung trailer, sabi ko, oh, wow, mukhang okay ito. And then gusto kong mapanood yung pelikula ng buo kasi hindi ko pa napapanood, but I'm so excited kasi matalagang mga iba ang Kelty, iba yung chemistry nila on set, behind the scene, kaya talaga may inspire ka din as an actor to do your job. Pero nauna pa itong i-release kisa dun sa GLU nyo, no? Oh, actually yung GLU, I mean, nakakaramdam na ako this summer eh. Mas matagal. This summer. Patagalan ngayon. Patagalan. So, paburuhan muna tayo. Kung ano mas naburo, yun yung ilalabas. So, ano na lang yung ano? So, palagay mo,
pinaka dapat abangan kay PJ Marquez dito sa Actor? Ako siguro, pinaka dapat abangan nila. Siyempre, I mean, ako, yung nabasa ko yung script, sobrang na-curious agad ako, like mother and son nagagawag sa isang guy. So yun pa lang na, ano na eh, yun yung gusto ko talaga makita. And hopefully, sana naibigay ko at sana hindi ko lang napabayaan yung role ko. But hopefully, abangan nyo yan kasi grabe, I mean, isang karangalan na makasama, makalove triangle in a way, ang GLT. And dati nakasama ko si Beauty, nakasama ko siya actually sa Dream Dad, tapos nakasama ko siya sa Helgam Home. Sa Helgam Home. So ngayon, parang nagkasama ulit kami, tapos hindi na lang pakit yung role ko, galit-galit na, like, nag-aaway na kami. So parang thank you, thankful ako kay Beauty na talagang napakagaling na artista. Nakaka-inspire, kay Direk Adolf, na sobrang binabantayan kami sa lahat. And you have scenes here with Beauty, and syempre with Kelvin. Oo. Oh, oh. Pero ano yung pinaka... Hindi, syempre pinaka-kinabahan ka kay Kelvin. So let's talk about Kelvin. Okay, kay Kelvin. Pabibigay pa sa. Okay, sige. Kay Kelvin, I mean, syempre wala sa trailer, pero siguro... Surprise na lang ko naman yun. Ano syempre may pinakita ka nun. Pinakita kasi yung mga pahablos-hablos eh. So, abangan nyo sa pelikula kung hanggang saan madadako yung hablos na yan. So dapat yung abangan. Lalong-lalo na, di ba? Siyempre. Marami tayong mga tagninasa kay Kelvin ngayon dyan. So abangan niya, panoorin niya. So talagang ako talaga happy ako na napabilang. At saka hindi naman sila na awkward sa akin or ako rin hindi ako na awkward sa kanila. So pinapasok nila ako sa love team nila. And I'm just so thankful for this opportunity. Ayun. Promote na lang, TJ. Ayan, of course, syempre, panoorin niyo po ang After All. Nagbibidahan po yan, Miss Beauty Gonzalez, Kelvin Miranda, your student, marami pang iba. Syempre, showing na po yan this February 28 in Cinemas Nationwide. Kaya supportahan po natin ang pelikulang Pilipino.